At sinira na naman po, guys, ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ang kanyang sarili. Ito, guys, yung tinutukoy ko sa inyo last week. Wala nga lang akong naipakitang article sa kadahilanan nga po, wala pang naglalabas ng balita. Diba? Pero according to my inside sources, habang ginaganap po, guys, yung ceremonial signing, itong si Vice President and DepEd Secretary natin na si Sara Duterte ay absent po, guys. Actually, ito lang yung pinakita kong article sa inyo last week. Diba? Dagdag allowance sa mga guro na abot ng 10,000 bawat taon pinirmahan po ni President Marcos. Yan lang yung naipakita ko sa inyo kasi wala pa naman pong lumalabas na article last week na itong si Sara Duterte ay hindi po sumipot sa ceremonial signing. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, guys, inaprubahan na po ni President Marcos ang kabalikan sa pagtuturo act na kung saan ang 5K nilang allowance ay gagawin na pong 10,000. Ang problema kasi dito, guys, present lahat po ng authors ng naturang bill. Present po sila. Pero mismo, itong ating DepEd Secretary na, isa po siya sa pinakamahalagang panauhin dyan, although in-invite naman po siya, guys, ng Malacanang. According to my inside sources, in-invite itong si VP, si DepEd, kasi diba, teacher to, hawak niya yung DepEd, diba? In-invite po itong si DepEd Secretary and VP natin na si Sara Duterte. Ang problema, hindi nga po siya dumalo, hindi nga po siya umattend. Pero hindi ko naman sa kinukonfirm na totoo itong sinabi ng aking inside sources na kung kaya't hindi daw po siya umattend, hindi daw po siya dumalo dahil nga daw po nang doon si House Speaker Martin Romualdez. At makikita nyo naman po talaga, guys, na nandyan nga po sa picture itong si House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, guys, isa sa pinaka sumasakit yung dibdib ko talaga, guys, dito sa part na meron siyang pangalan na top performing and best performing agency ng ating gobyerno. Diba natatandaan nyo yun, guys? Best performing artist ng ating gobyerno ang DepEd na si Sara Duterte. Pero hindi ko makita. Diba? Top performing, best performing. Pero dito sa mga mahalagang event, present siya. Dito sa mahalagang event, absent siya. Pero present po siya sa mga rally-rally. Diba na kung saan pinapabagsak ang gobyerno, present po siya sa mga paninira. Diba? Ito, guys, yung pinaka nakakainis. Sinusweldohan natin siya. Sapat naman ata yung sweldo na natatanggap niya. Diba? Kung kaya't hindi nga siya nagre-resign, diba? Pero yung trabaho mo kasi, VP, diba dapat trabahuin mo naman ng maayos. Ito nga yung gusto kong itanong, ano ba yung naging achievement ni Vice President? Sabi na lang natin DepEd, ano ba yung naging achievement ng ating DepEd Secretary sa Departamento ng Edukasyon? Kasi, guys, sa totoo lang, wala talaga akong nakikita. Usual naman po na magtatayo ng mga classroom. Usual naman po yan, guys. Kada, may na-appoint as DepEd Secretary, usual na po yung mga classroom na ipinapatayo. Pero maliban pa dun, ano pa yung naging achievement ng ating DepEd Secretary? Meron ba kayong nakikita? Meron ba kayong napapansin? Kasi, guys, sa totoo lang, ako, wala talaga akong nakita. At ngayon, guys, meron akong nakitang post. Kine-credit grab nila yung dagdag na allowance ng mga teacher. Kine-credit grab, may nakapost pa dito. DDS Legacy. Hindi na nga umattend. Ninakaw nyo pa yung naturang bill. Kay Sara pa kayo nagpasalamat na in the first place, hindi nga nagpakita, hindi nga sumipot. Diba? Talagang ang lakas nila mag-manipulate sa media, no? Magkano ba? Kung totoo man, magkano ba yung mga binabayad sa mga ganitong trolls? Diba? Anyway, ito yung post, yung nakaw na, pagpapasalamat nila kay Sara. Good news daw para sa lahat ng guro, from 5K teaching allowance to 10K. Tuloy-tuloy ang pagsasaayos sa DepEd sa pamumuno ng ating napakagaling
Nakakainis. At napakasipag na si Secretary at VP na si Sara Duterte. Oh my goodness. Hindi nga siya yung nag-propose ng bill na yan eh. Sino yung ano, yung main proponents? Oh, si Rebilla, si Robin, si Franz Castro, si Arlene Bosa, si Raul Manuel. Credits na lang kasi sabi ko nga sa inyo, kahit yung ibang mga nakalagay dyan na hindi natin gusto, pero kapag ka-credits, credits naman, ibigay natin. Hindi naman tayo yung puro bashing lang. So marunong tayong magpasalamat sa mga tama ang panukala. Katulad nito, yung main proponents, si Bong Rebilla, si Padilla, si Franz Caso, si Arlene Rosas, at si Raul Manuel. Tapos yung sponsor, si Rebilla, si Romulo, si Salceda, at si Zaldico. Pero guys, nakalagay dyan sa ilalim, di ba? Vice President and Education Secretary Sara Duterte was absent during the ceremonial signing of Kabalikat sa Pagtuturo Act. Bakit ka naman absent? Alam nyo guys, isa lang talaga yung masasabi ko dito, no? Hindi na talaga namin kailangan sirain itong si VP at itong si DepEd, secretary natin. Hindi na namin kailangan sirain kasi in the first place, siya yung sumisira sa kanya. Mantakin mo, as a vice president, wala kang comment sa issue na nangyayari sa West Philippine Sea. Tapos yung pagde-defend mo, ay hindi ko naman trabaho yan. Hindi naman po ko yung chief of foreign architect ng bansang Pilipinas. Tama ba yun? Pero umaattend ka sa mga rally-rally. Tama ba yun? Pero nakikialam ka sa issue ng ICC. Tama ba yun? Pero yung mga ganitong klaseng bagay na mahalaga in duties and responsibilities mo as a DepEd secretary, tahimik ka? Nakakahiya yun guys, para sa akin, pwede kang manatili as a vice president, pagtsagaan ka namin. Total elected official ka, binudol mo kami eh. Pwede ka namin pagtsagaan ng 6 na taon, pero yung magtsatsaga kami sa'yo bilang DepEd secretary, oh my goodness, parang ang sakit naman ata sa bangs nun. Di ba? Hindi talaga matiis. Hindi talaga namin kaya na manatili ka bilang, you know, DepEd secretary. Kasi unang-unang wala kang naging achievement. Tapos palpak pa. Lagi ka pang absent kapag mayroong mga pinapagawang batas. Di ba? DepEd secretary ka pero nangunguna ka sa mga rally-rally. Tama ba yun? DepEd secretary ka pero pinahintulutan mo na gamitin ang eskwelahan para sa Kibuloy's stand rally. Tama ba yun? Kaya nga, hindi ko talaga guys masikmura. Diba, okay lang manatili ka as a VP ng bansang Pilipinas kasi totally elected ka naman eh. Pero yung manatili ka as a DepEd secretary tapos humihingi ka pa ng anlalaking budget. Pero yung problema sa DepEd kagaya ng ghost students. Diba? Hindi nyo man lang ma-resolve. Oh my goodness. Diba prior mo pa yung mga, yung SM9 na hindi ka naman lawyer ng SM9? Yun pa yung inuuna mong trabaho kaysa unahin yung trabaho mo bilang DepEd secretary? Ano, naiinggit ka ba kay Romualdez? Dapat marunong, you know what guys, super immature talaga ng kilos ni Sara. Dahil unang-una, you can separate the politics sa personal life nyo. O sabihin natin, magkaaway kayo sa politika, pero i-separate mo naman yung trabaho mo. Duties and responsibilities mo yan eh. I-separate mo yung politika sa trabaho mo. Although sabi na lang natin na magkaaway kayo, pero napaka-immature yung trabaho mo na porket nandun si Romualdez, hindi kasi sipot. Tataasan mo yung pride mo. Well, pride month nga ngayon guys, pero ba't ang taas ng pride mo? Diba? Ito yung pinutukoy ko sa inyo guys last week. Ngayon lumabas yung balita, late na nga eh. Pero isa lang yung gusto kong iparating sa inyo. Hindi na talaga namin kailangan sirain si Sara. Dahil unang-una, siya na yung sumisira sa sarili niya and kitang-kita niyo naman, ata. Kitang-kita niyo naman siguro, no? Diba, dito pa lang sa mga ganitong klaseng paggilos, right? Diba? So, wala talaga kaming maasahan. Wala talaga tayong maasahan sa ating DepEd secretary ngayon. Sama lang ng loob yung mapupunta sa atin. Wala eh. Ewan ko dito, hindi nga marunong mahiya. Diyos ko, yung mga trans-pack, di ba, na sana sinettled niya na dahil sa kapanahunan pa yun ng kanyang ama. Hindi din niya sinettled. Nandoon pa sa warehouse.
'di ba? Eh, yung warehouse ba yung nag-aaral? 'Di ba yung mga estudyante, gamitin mo yung powers mo sa tama sana, kaso hindi niya ginawa. Oh my God. Kaya nga ito yung nakakainis eh. Mga salot sa lipunan, tapos credit grabber pa. Kakahiya yung pasalamat kay VP samantalang hindi naman siya yung author at sponsor ng naturang bill. Diba? Tapos nung pinirmahan na itong kabalikat sa pagtuturo, absent ka? Asan yung utak mo? Hindi ka man lang nahiya? My God. Anyway, laging ano eh, laging pa-controversial talaga tong si VP natin. My goodness. Anyway, it's me again guys. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.